ang nakaraan sa Black Clover. Napansinin natin na si Boris ang nagpapabilis ng proseso kaya naman ang pinto ay unti-unti nang bumubukas. Sinabi ni Nat na kailangan nilang tapusin si Morris at biglang nagpakita ang dalawang demonyo. Nagulat si Captain Black at Nat nang biglang inatake ang demonyo kay Nat, buti na lamang ay nakaiwas ito dahil sa abilidad ng kanyang devil. Sinabi ni Nat na ang dalawang demonyo ay ang highest order ng Underworld. Sa Chapter 80 ay pinakita nga na si Captain Black ay nabaluotan ng yelo na gawa ng isa sa mga highest order na demonyo. Nanginginig ang devil ni Nat dahil nakakaramdam ito ng fear at ang paligid ay nababalutan ng init at lamig galing sa dalawang demonyo. Umatake ang dalawang demonyo ng napakadaming apoy at yelo, nasabi ni Nat na iba ang lakas ng demonyong si Lilith at Naama. Nagulat ang nakakakita sa mga ugat na nagmumula sa kastilyo sapagkat hinihigot nito ang mana sa buong mundo. Natakot ang mamamayan dahil nakita nila ang napakaraming demonyo na tumatakbo papunta sa kanila. Si Marilena naman ay nakangiti na lang dahil buhay pa din ang ancient demon sa kabila ng mga ginawa niyang pag-atake. Sinabi naman ni Gina na hindi siya mananalo sa 70% lamang at hinangaan niya si Yuno pero kulang pa raw iyon. Nagtaka naman si Captain Charlotte dahil kahit nasil na ang first magic ni Banepa ay umaapaw pa rin ang magic nito. Sinabi naman ni Dante na nagbukas na ang pinto ng Underworld kaya naman ang power nila ay kumpleto na. Kaya naman ang Dark Triad ay nagpalit na ng anyo at nagamit na nila ang 100% ng kanilang kapangyarihan. Para silang si Taguro noong kinalaban niya si Eugene sa Ghost Fighter, hahahahaha. Pinakita nga na si Captain Black ay hinhila ni Dante ng kanyang gravity. Parang si Pain lang noong hinhila niya si Naruto noong naglaban sila, chet bakit halo-halo na ito Black Clover. Si Captain Will naman ay napahiyaw dahil si Captain Charlotte ay natanggal ang helmet sa ginawang pag-atake ni Banaka ng kanyang Blood Magic. Umatake naman si Zinen pero nasangga ito ni Yuno sabay sabing mas lumakas ang bone magic ni Zinen at nawala na ang sugat nito na natamo. Sinabi ni Zinen na hanggang pangarap na lang kung mananalo si Yuno sa kanya. Naihinis na si Nat dahil nalilito siya kung uunahin niya ba si Morris na nagbubukas ng pinto o ang dalawang highest demon na nasa harap niya. Inulit ni Zinen kay Yuno na siya daw ang mamamatay sa laban nila at huwag daw mag-alala dahil wala naman na din siyang uuwian pa. Biglang pinakita ang dalawang bata na nakatingin sa bundok at may lumabas na malaking paa sa kalangitan. Isang malaki palang demonyo ang tinutukoy ni Zina na nasa Clover Kingdom ngayon. Ang mga demonyo ay isinisilang sa pagkapuot ng tao at sa kapangyarihan ng Underworld. Ang dalawang demonyo na ito ay dating matalik na magkaibigan, ngunit biglang nauwi sa galit at puot ang nararamdaman. Chinising nila Zinen ang dalawang demonyong ito, at sinabi ni Zinen na, mapoprotektahan kaya ng mga Magic Knights na natira ang Clover Kingdom. Napansin ni Marilena na hinihigop ng pakpak ng demonyo ang mana sa paligid, at lumalakas ang magic nito. Sa kabilang dako ay pinakita ang Wizard King na nag-iipon ito ng lakas, sapagkat hindi siya obra sa demonyo na nasa labas, sa anyong bata nito, kaya humingi siya ng tulong sa lalaking gustong magbitay kila Alsta dati. Umaatake na ang higanteng demonyo at sobrang natatakot ang mga tao, buti na lang ay naroon ang grupo ni Captain Kaiser at umatake ito ng Vortex Magic upang pabagalin ito. Sobrang nanghihirapan sila sa pagpigil dito at sinamantala naman ang ibang Magic Knights upang mailisan ang mga tao. Sobrang takot ang hari dahil aatake na ang demonyo, ngunit gumamit ang dalawang Magic Knights ng Magic upang mawala ang paningin nito. Nakaatake pa rin ito, buti na lang naroon ang kapatid ni Noel at gumamit ng water magic upang ilihis ang pag-atake. Naiinis ito sa sarili dahil sa loob ng 6 na buwan na pagsasanay, ay paglihis lang ng atake ang nagawa niya. Umiyaw ang demonyo, naglabas ng malakas na magic at sila Captain Kaiser ay hindi na kaya pang pigilan pa. Umataking muli ang demonyo at pinaliit naman ito ni Damnatio, ngunit masyado itong malaki para pigilan. Buti na lamang ay dumating ang Wizard King upang pigilan ang malaking pag-atake na iyon. Pinatanda niya pala ang kanyang sarili ng Q0 taon sa pamamagitan ng kapangyarihan nilang dalawa ni Damnatio. Tinuhos ng Wizard King ang lahat ng lakas niya at naglungsad ito ng pag-atake sa demonyo. Ngunit nagbalik ito sa dati niyang anyong bata at nagulat ang mga mamamayan dito. Hindi na kaya pang pigilan ni Damnatio ang malaking demonyo at naglabas ang demonyo ng napakalaking bola ng mahika at handa na itong umatake. Biglang lumabas si Asta at tinusok nito ng kanyang espada ang bola ng mahika. Sinabi ni Asta kay Libby na mag-Devil Union na silang dalawa at ito nga ay unti-unting nag-transform, naglabas ng malaking kulay pula na liwanag at nawala ang mahika ng demonyo. Nagulat sila Damnatio dahil kahit napakalaki nito ay nabura lamang ito ni Asta. Biglang pinakita si Yuno at nakangiting sinabi kay Zinen na merong magpaprotekta sa Clover Kingdom at ito nga ay si Asta.
Pinakita na ang itsura ng Devil Union ni Asta, at napaka-astig nito, naghahalong kulay pula, itim, at dilaw set, 5 minuto lang ang itatagal nito, at umatake na nga ang demonyo pero hiniwa lamang sa dalawa ni Asta ang kamay nito. Sinabi ni Asta kay Damnation na panoorin daw siya, at makikipagtulungan siya sa demonyo upang maligtas ang Clover Kingdom. Nagulat ang mga tao dahil nakita nila ang anyo ni Asta, at naisip na makikipagtulungan si Asta sa Ancient Demon upang wasakin ang Clover Kingdom. Natuwa ang mga kaibigan, at nagpalaki kay Asta, ang kapatid naman ni Noel ay naiinis dahil pinoprotektahan sila ng isang manghubukid. Namangha naman ang isang magic knife ni Captain Charlotte sa nakita nito kay Asta. Natuwa naman si Klaus at umiyaw kay Asta na kaya niyang talunin ang demonyo, hindi dahil may devil siya sa loob, kundi dahil isa siyang magic knife ng Clover Kingdom. Inatake ni Asta ang demonyo, at pinutol nito ang kamay, hiniwa ang katawan, at sinama pa pati ang sungay, wala kang awa Asta shit. Napatay nga ni Asta ang ancient demon na walang kahirap-hirap, umiyaw at natuwa ang mga nakakita sa ginawa ni Asta, shit. Natuwa din si Asta roon, ngunit biglang nagpakita ang demonyo ni Natch, at natatakot nitong sabi na may nangyayaring masama kay Natch. Kaya naman si Asta ay pupunta na roon, nang biglang bumalik ito sa dating anyo nito, at malalaglag sa mataas na pananggalingan. Buti na lamang ay may special magic ang nagsalba sa kanya, kanino kaya ito nagmula, at bakit nakangiti si Asta. Sa kabilang banda, ang Spade Kingdom ay sobrang gulo na dahil sa mga demonyo, ngunit pinipigilan ito ng resistance. Tumutulong din ang mga dating kalaban nila Asta sa pagligtas ng mga mamamayan. Gamit nila ang snow magic ni Makosa upang maitago sa devil, at special magic ni Boltos para mailikas naman ito. Kung makikita pa rin naman daw, ay si Baha na raw ang bahala, pero deep inside pinapanalangin ito na huwag silang makita. Nanihirapan ang mga resistance dahil sobrang tigas at rami daw ng mga demonyo, biglang lumabas si Fugolian upang tulungan ang mamamayan ng Spade Kingdom. Sinusunog lamang ni Fugolian at ng Fire Spirit ang mga demonyo nang walang kahirap-hirap. Ngunit parami ng parami ang mga demonyo, at nakita na rin sila Boltos ng iba pang demonyo. Na-corner na nga ang ibang resistance at aatakihin ng isang demonyo ang isang sibilyan, nang biglang may isang liwanag ang nagpakita sa kanila at natunaw ang mga demonyo. Nagulat sila dahil tanging demonyo lang ang naapektuhan ng liwanag na iyon, at walang galos ang tao na tamaan nito. Biglang nagpakita na nga ang grupo nila Noel na galing sa pagsasanay. Isang malaking puno ang pinasukan nila Noel noong nagsanay sila, at dito nakatira si Dryad, ang Earth Spirit. Si Dryad ay may kakayahang makita ang hinaharap gaya na lamang ng pagbukas ng pinto ng Underworld. Tutulungan nila sila Noel upang lumakas dahil maaapektuhan din daw sila sa paglabas ng mga demonyo. Sinabi ni Pat Oli na ang ituturo sa kanila ay ang ultimate magic ng bawat isa. Karaniwan daw ay piling mga duwende lamang na may malakas na mahika ang maaaring makagamit ng ultimate magic. Pero dahil daw natutunan nila Noel ang true magic ng Heart Kingdom, ay maaari daw nilang magamit ang ultimate magic, kaya hindi naman daw sayang ang 6 na buwan na pagsasanay nila. Sabay pinakitang sabay-sabay silang gumamit ng kanika nilang true magic, at marami silang napatay na demonyo roon. Namangha sila Sally, at sana raw ay makapag-eksperimento raw siya sa kanila, masayang sabi nito. Biglang may nagsalita sa likod ng mga low-ranking demons, at gusto nilang maglaro, sabay ginawa nilang bola ang mga mababang demonyo. Nagpakita na nga ang mid-level na demonyo, at sinabing mas gusto raw nilang gawing laruan ang mga tao. Pinaalalahanan pala sila ni Dryad na kayang-kaya nila ang low-level demons, pero kapag mid-level demons pataas, ay doon raw sila magkakaproblema. Natuwa si Locke dito, at sinabing susubukan niya raw ang kanyang ultimate magic sa mga ito. Naglabas ng bowl ang apoy ang isang demonyo, at aatakihin sila Noel nito, nang biglang pinakitang naputol ang kamay nito, dahil sa pag-atake ni Locke. Nagulat ang demonyo dahil sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi niya nakita si Locke. Pinakita naman ang kastilyo ng Spade Kingdom ay nababalutan na ng apoy at yelo. Dahil sa loob ay may 2 malakas na demonyo ang kailangan nilang harapin, na siyang naglagay kay Vice Captain Nat sa ganoong pwesto.